Kumusta po kayo? Ako si Mel Tiangco na muling maghahatid sa inyo ng isang kwentong hango sa totoong buhay at may pitak sa ating puso. Isa siyang dalagang ina na hinatulan ng kamatayan at napabilang sa mga unang babaeng nakatakdang mamatay sa Silya Elektrika. Bagamat paulit-ulit niyang itinanggi ang mga krimeng isinampalaban sa kanya, sadyang walang nakinig sa mga pagsusumamo niyang mabigyan ng katarungan. Sadyang walang naniwala sa pinanghahawakan niyang katotohanan. Ngunit ni Minsan ay hindi siya sumuko dahil higit sa sariling buhay, ipinaglaban niya ang kinabukasan ng tatlong anak na maaaring maulila. Ito ang kanyang kwento, ang kalbaryong pilit niyang pinasan at kung paano sa bandang huli nagsilbi pa siyang inspirasyon sa mga babaeng biktima ng karahasan. Mga kaibigan, ito ang kwento ni Janet Clemente. I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. And afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go to spoil it all and take something stupid like I love you. I can see it in your eyes, you didn't despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a lie to you, for me it's true, it never seemed done right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. Sharon? But then I think I'll wait. Alam mo ba, pwede kitang paligayahin? Masaya naman po ako eh. Hindi niyo naman kailangan paligayahin pa. Pero kailangan mo isang lalaki katulad ko. Mawalang galang po sa inyo. Pero bakit hindi na lang po tayo maghanap ng kaibigan niyo? Marami naman pong lumiligaw sa akin. Mga bata, guwapo. May pera? Kung mapupunta ka lang sa wala, papunta ka na dun sa meron. Kaya kong paginhawa ang buhay mo. Kahit buong pamilya mo, kahit anong gusto mo, pwede kong ibigay. Ano ba gusto mo? Gusto ko. Gusto kong kumanta. Sumaya ako. Sayo tayo? Sayo tayo? I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and all the nights so blue. And then I go to something on, say something stupid like I love you. I love you. Ngunit lumipas ang tatlong taon at napako ang lahat ng pangako ni Ferdy. Sabi mo sa akin, tutulungan mo ako! Sabi mo sa akin, susuportahan mo ako, pati po ang pamilya ko! Ano nangyari? Tatlong taon na ang nakatangang buong pamilya ko, walang nangyayari! Sabi mo sa akin, ibibigay mo sa akin ang lahat ng gusto ko! Hindi mo ako mailabas sa hawlang bahay na to! Sabi mo sa akin,
Ikaw kasi. Tanga ka eh. Naniwala ka eh. Tanga? Tanga pala ah! Sige, dito magtatapos ang pagiging Janet! Ako! Ayoko na! Mga bata! Ayoko na, Brady. Saan ka pupunta? Ayoko na, wala kang pakialam! Saan mo dadalhin ang mga anak ko? Mga anak mo? Mga anak ko! Bakit? Ikaw ba ang bumire para sa kanila? Ha? Ikaw ba nagdala sa kanila? Ikaw ba ang dumugo ng mga anak? Tumigil ka, Janet! Mga anak! Ganun, mga pet! Anak! Sige! Subukan mo! Patutuguin ko yung ano mo bago makuha mga anak ko! Punong-puno na ako, Ferdy. Huwag mo akong pilitin! Anak? Ako na. Sige na. Kayo, halik. Ah, mga anak ko yan eh! Mayo ka! Patayin kita. Janet! Janet! Ma, meron pong nag-aalok sa akin na kumanta sa club. Alam ko nakulang pa yun ang pangsustento sa mga anak ko. Pero alam niyo namang ma, na talagang gumagawa ko ng paraan. Nahiya na nga ako sa inyo eh. Dumadami na yung inaalagaan ninyo. Tatlo na. Ano ka ba? Eh, mga apo ko naman itong mga batang ito, ah. Nagpadala kasi ako sa silaw ng pera niya, eh. Naniwala ako sa pangako niya. Kamali talaga ako dun, ma. Anak. Lahat tayo nagkakamali. Sa bawat pagsasara ng pinto, may bumubukas na bintana. Sa bawat pagkadapa, may pagbangon. Sa bawat pagkamatay, may pagkabuhay. Marami ka pang daraanan, anak. Marami ka pang magiging pagkakamali. Marami ka pang matututunan. Kapag naguguluhan ka o nahihirapan, dasal ka lang. Eh, kanina naman po ako magdadasal. Sa tingin nyo, sa dinami-daming tao na nagdadasal, pakikinggan niya ang isang katulad ko. Bakit, ma? Nandiyan na si Dodong. Sabihin nyo, wala ako. Ano? Ikaw naman ngayon ang pinupuntirya ng mga tambay na yan? Eh, binasted ko na yung dodong na yan, ah. Kulit nga ako, eh. Sinabi ng ayoko sa kanya, eh. Nagpupumilit pang kunin ko siyang escort sa birthday ko. Eh, wala naman akong balak imbitahin yung mga yan. Sana, lumabas ka niya! Kausapin mo, ah! Ha? Wala si Rosana dito. Oh, Janet, ikaw pala yan. Eh, kahit sino naman sa inyo magkapatid, pwede na sa akin, eh. Ha? Sige, pag-iisipan ko, humiram ka muna ng ibang muka. Ang yabang nyo? Kala mo naman sino kayo magaganda? Bakit? Di ba nga? Kapag ako'y nag-
naghihintay, lagi kitang inaasahan na magbalik sa aking buhay. Sa aking pag-isa, ikaw lang ang panaginip ko. Hanggang kailan kaya ako mag-isa? Lagi kitang inaasahan na magbalik sa aking buhay. Sa aking gusto kita, Janet. May nagsabi na sa akin yan. Naniwala ako. Napaso na ako, Noel. Ayoko nang maniwala. Ibahin mo ako. Hmm? Pare-pareho lang naman kayong mga lalaki. Pare-pareho kayong mga manluloko. Ganun pala eh. Eh di piliin mo na yung pinakagwapong manluloko. Bisita, si Noel at saka yung kaibigan niyang si Errol. Happy birthday, Rosana. Ikaw pala si Noel. Ang gwapo mo pala. Hoy. Marami kang luto, ha? Oh, kain kayo, kain kayo. Sige ano, na. Ano, masarap magluto yan si Rosana eh. Pasensyahan niyo na at konti lang yan. Pero masarap yan. Naku, buong araw niya pang pinagpagura niya. Ma. Magandang gabi. Rosana, maligayang kaarawan. Salamat. Kayo na naman? Ano bang ginagawa niyo dito? Imbitado ba kayo? Bakit? Yung kasama mong dalawang unggoy, imbitado ba yan? Imbitado ka! Tama na! Tama na! Pwede ba? Tumigil na kayo, Dodong? Tama na! Makasi itong sila... Pwede ba, Dodong? Umalis na nga kayo dito? Kung ayaw niyong ipabitbit ko kayo sa mga pulis, umalis na kayo ngayon! Alam, mga Reba Pips, eh, wala naman palang kwenta doon tibar na to eh. Mabuti ba? Magkapanag na lang tayo! Ah. Ay, ang mga apo dito. Pare, trouble to. Hindi bigay natin sa kanilang hinahanap nila. Noel, huwag mo nang patulan yan. Errol, ano ba? Kilala ko yung mga taong yun. Kilala nila ako. Kilala ko mga pamilya nila at kilala nila mga pamilya ko. Paano kung balikan nila ang pamilya ko? Inunahanan namin dahil baka kami pang madali. Hindi nyo sa akin sinabi na may mga baril kayo. Di sana hindi ko na kayo inimbitahan sa party ng kapatid ko! Di sana hindi na ito nangyari! Ikaw! Sinasabi mong matino ka? Eh halang nilang bito ka mo eh! Ah, hindi ka ba titigil? Kuliling-kuliling na tayo ako sa kakadakdak mo, ha? Ha? Kapag hindi ka tumigil, ipalulunok ko sa iyo bala nito. Ikaw ba tatamigil ko habang buhay? Ito tandaan mo, ha? Ha?
sa ayaw at sa gusto mo. Sabit ka na rito. Kasama mo kaming tatakas. Kasama mo kaming magtatago. Kaya kapag hindi ka tumigil sa kaledyan mo, pareho-pareho tayo mamamatay. Hanap muna ako ng mga dedelayan. Well, bantayan mo muna yung shota mo, ha? Walang bala rito. Wala man lang kahangin-hangin tong lugar na to. Di bale, nandito naman ako eh. Kakampi mo. Ako lang yung pag-asa mo. Sabi nga ni Errol, eh, dapat daw, eh, dispatchayin daw kita. Sa gabal ka lang daw. Sabi ko sa kanya, hindi niya pwede gawin yun. Dahil, akin ka. At habang akin ka, walang masama mangyayari sa'yo. Kaya, gusto ko, sundin mo lahat ng gagawin ko. Kalooban ni Janet ay wala siyang nagawa kundi ang maging sunod-sunuran sa mga kagustuhan ng lalaki. Binuhay siya nito sa takot, binantaan na babalikan at papatayin ang mga anak sakaling magtangka siyang tumakas. Bagamat paminsan-minsan ay nagagawa niyang tumawag sa ina para ipaalam ang kanyang kalagayan, tuluyan siyang naging bilanggo ni Nanuel at Errol sa pilitang isinama sa iba't ibang illegal na gawain. Mula Nueva Ecija ay nagtago sila sa Baguio at sa bawat madaanan ay patuloy na naghasik ng lagim si Nanuel at Errol. Parang nakita na kita. Pero, si Janet! Pucha, pare, huwag mo na hindi nyo! Nalika na! Janet, alika na! Tulong! Bilis! Pasok, pasok, pasok! Go, 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 go! Ayan, ha? Patyan, dalawa sa'yo, dalawa sa'kin. Ating kapatid dyan, ha? O, wala na yan, ha? Paano yung kay Janet? Abi, bahala ka na. Basta pag mong gagalabin to. Teka nga, sandali. Bakit ba lumalambot ang sarili mo dyan sa babae niyan? Di ba nakuha mo na gusto mo dyan? Noel, kundi dahil dyan, hindi tayo mapapasok sa gulong ito. Kundi dahil din dyan, hindi tayo magpapalipat-lipat ng taguan. Aba, maraming nang alam yan sa mga pinagagagawa natin, makakala mo. Baka mamaya, isang araw, isplong tayo niyan. Magmalinis yan. Palabasin niya, wala siyang kasalanan. Patay tayo dyan. Anong gusto mong gawin ko? Patayin mo. Yan ang dapat dyan. Dahil sa narinig ay tinawagan ni Janet ang kanyang ina sa huling pagkakataon.
at ibinili ng tatlong anak na inakala niyang hindi na niya muling masisilayan. At bagamat itinago ni Janet sa ina ang lugar na kanyang kinalalagyan, lingid sa kaalaman niya ay gumawa ito ng paraan para ligtas siyang mahanap at pasukuin kasama ni na Errol at Noel. Saan ka pupunta? Buwanita ka. Magbabanyo ako. Magbabanyo ka? Banyohin mo mukha mo. Gusto mo mag-evaporate? Hindi ka nagsasama? Gusto mo lumipad? Well! Hoy! Pare! Yung sota mo, gusto mag-lay off mag-isa, hindi nagsasama. Kutang suwata mo ito eh. Magbibigay pugay ako sa'yo. Ikaw na gumawa. Nod! Nod! No hard feelings, Janet, ha? Ang bangong malinuhin pa. Tawa ka sa akin. Buntis ako. Anak natin, pare! Hindi nga nalang ko. Maawa ka, maawa ka. May lalong dapat mong dispatsahin yan. Isipin mo naman, pare. Paano tayo makakatakas dyan pag lumaki siya niyan, lumobo yan? Isipin mo. Pag lumabas ang bata ngayon, problema din natin yan. Bubuhayin mo pa yan. Abi, habang maligit, patirahin mo na. Ano na? Sige na! Problema yan, Owen! Mahawa kayo, huwag! Kung sino man po ang nakikinig, hindi po ako marunong magdasal. Pero kayo na lang po sana ang bahala sa akin. Sumuko na kayo! Napapaligiran namin kayo! Saan ka pupunta? Pare, sandali! Huwag siya, mga pulis nandiyan! Dito tayo sa likod! Dito, pakayam siya! Sumuko na kayo! Taas ang mga gamit! Matapos ang pangyayaring ito, inaresto si Janet kasama ni na Errol at Noel at ikinulong sa Manila City Jail. Araw-araw ako nagdarasal, anak. Hindi ako nawala ng pag-asa na darating ang araw na ito na muli mong mayayakap ang mga anak mo. Salamat, Mama. Mama, kaya ka ba nakakulong? Dahil bad po ba kayo? Hindi ako bad, anak. Tanga lang ang mama mo, pero hindi ako bad. Janet, ito nga pala si Attorney Coronel. Siya ang hawak ng kaso mo. Attorney, wala po akong kasalanan. Hindi mahalaga sa akin kung may kasalanan ka o wala. Ang mahalaga ay kung paano kita may lalabas dito. Kilala niyo ba si Fiscal Ferrer? Hindi po. Kasi kamag-anak nila yung isa't namatay. Galit na galit sila, Janet. Gusto nilang may mabarusahan. Eh, nakahanda naman po akong sabihin lahat ng nalalaman ko, Attorney. Hindi na kita ilalagay sa witness stand. Wala rin naman mangyayari. Eh,
Paano ko naman ako maipagtatanggol ang sarili ko? Basta, pinapangako ko sa'yo. Hindi magiging mabigat ang hatol sa'yo. The court is now in session. Everyone is enjoined to observe silence. Tumayo ang nasa sakdal. At sa hukumang ito ay napatunayan na si Janet Clemente ay nagkasala sa unang kasong pagpatay kay Rodolfo Joaquin ay hinahatulan ng hukumang ito sa parusang kamatayan. Silence in the court. At sa pangalawang kasong pagpatay kay Dominador Ramos ay hinahatulan ng hukumang ito sa parusang kamatayan. Silence. At sa pangatlong kasong pagpatay kay Rodel Mandak ay hinahatulan ng hukumang ito sa parusang kamatayan. The court is now adjourned. Tatlong beses na hinatulan ng kamatayan si Janet para sa krimen ng dating manliligaw. At tila kamatayan din ang naging hatol sa kinabukasan ng mga anak niya. Lalo na sa sanggol na dinadala niya at nakatakdang isilang sa loob ng kulungan. Sa ikalawang pagkakataon ay muling nawalay si Janet sa kanyang pamilya. At bagamat dati may nagawa ang kanyang ina para iligtas siya, ngayon tila wala nang takas si Janet. Lalo pat batas na ang nagtalaga ng kanyang kapalaran. Ako si Berta. Mama ang tawag ng lahat sa akin dito. Tulad ng nanay na tatakbuhan ako, tulad din ng isang nanay na mamalo ako ng maldita at matigas ang ulo. Sino hong makakasama ko sa selda? Wala. Maximum penalty ka, kaya nag-iisa ka sa Bartolina. Lahat tayo nagka-family. Bawat nagsasarang pinto, may bumubukas na bintana. Thank you.
dito ka na muna. Baka makunan ka, konsyensya pa namin. Salamat po, Mama Berta. Chato, ma'am. Ingatan niyo yan. Buntis. Bahala dyan, ma'am. Salamat. Hop. Teka-teka. Anong pangalan mo? Janet. Janet Clemente. Ang kaso mo? Oh. Huwag mong sasabihin sa akin na wala kang kasalanan. Kasi nakikita mo tong gitara ko. Ipupukpuk ko to sa ulo mo. Murder. Tatlong... Tatlong tao po yung namatay. Tatlong parusa po ng bitay. Oh. Hindi ka nanginginig. Relax ka lang. Ito si Baby China. Alam mo dito, lalaki lang ang pinapatay namin. Diba, Baby China? Depende. Kahit babae ka, basta rapist ka, patay ka sa akin. Bahala kung ba kami rapin? Hindi ako. Ikaw? Sumarapin ka namin? Biro lang, oy! Ayan, lagyan mo yung gamit mo dyan. Upo ka dito. Sige! Easy ka lang! Dito, upo ka. Po! Po! Makanta ka ba? Gitara, marunong ka. Papa. Talented. Alam mo, dito, paborito namin Beatles eh. Oo, nalagot ka sa akin pag sinabi mo ayaw mo ng Beatles. Hindi po. Yun nga po yung kinakanta ko sa club. Abo. Oh, tinga. Eksakto. Sample lang nga kami. Uy, catcher to. Bilis ah. Ito po. Oh, alerta. Yeah. Ayan, sige. Ayan, kaya mong tinahan yan. Some have changed, some forever, not for better. Some have gone, and some remain. All these places had their moments with lovers and friends. I still can recall some are dead and some are living. My life, I love them all. Husay ka, ha? Okay, may lead singer na tayo! Bumba! Sa correctional, nakilala ni Janet ang Diyos. Nagkaroon siya ng iba yung lakas at muling nabuhayan ng pag-asa. Hanggang isang araw ay bumisita ang isang foreign journalist sa kulungan para alamin ang sitwasyon ng mga tulad ni Janet. Laking gulat ng lahat nang malathala sa iba't ibang pahayagan sa buong mundo ang kwento ni Janet. Dumagsa ang napakaraming sulat at donasyon para sa kanya. Pero sa halip na sarilinin, ibinalik ni Janet ang lahat ng biyaya sa mga kasama niya sa bilangguan. Ginamit niya ang pera para sa paggawa ng abaniko at iba pang handicraft. Marami siyang natulungan. Naging masarap pati ang pagkain ng mga preso. At higit sa lahat, nakabili sila ng gamit para sa bandang itinayo niya kasama ang mga kaibigan.
Mga kaibigan, inihahandog ng Correctional Institute for Women sina Chato Morante, Baby China, and the 1969 Miss Correctional Janet Clemente. Pasalubungan natin ng isang masigabong palakpakan, the Jailbird! Ngayon, iri lang, hindi mo kakayanin. Ayan, nakikita ko na ulo ng bata. Sige na, isa pa. Isa. Ah! Ayoko na. Ayan na, lumalabas na, lumalabas na. Matapos ihabilin sa ina ang sanggol, muling hinarap ni Janet ang kanyang pakikipaglaban para sa katarungan. Mas malakas ang loob ni Janet sa pagkakataong ito, lalo pa't patuloy ang suportang natatanggap niya sa mga taong walang tigil na naaantig ng kanyang kwento. Pero sa kabila nito, parang multong babalikan si Janet ng kanyang nakalipas. Janet. Anong ginagawa mo rito? Wala. Gusto ko lang makita ka. Gusto mong makita kung buhay pa rin ako. Ay, gusto ko lang malaman kung maganda ka pa rin. Ano naman ang kinalaman nung kung maganda pa rin ako? Ano ba talang kailangan mo? Diretsoin mo ako. Mga anak ko. Kukunin ko sila. Mga anak mo. Tatlong taon mong hindi pinansin kung ano man ang kalagayan ng mga bata. Kung meron silang pera para makapag-aral sila, pagkain, damit, gamot kung may sakit, ganong alam mong nasa bilangguan ako. Pagkatapos ngayon, sasabihin mong, mga anak mo. Janet, ako ang ama nila. Birdie, mamatay man ako kahit kailan hindi mo makukuha ang mga anak ko. Ako pa rin ang ama nila. Ikaw ang sumira ng buhay ko. Subukan mo lang. Gagawa at gagawa ko ng paraan para makalabas ako dito. At kapag nakalabas ako dito, ang una kong gagawin... Papatayin kita! Tama na! Tama na! Papatayin kita! Tama na!
Sa ikatlong taon ni Janet sa kulungan, muli itong maiinip at unti-unting panghihinaan ang loob. Nasa Supreme Court na ang kaso mo. Hintayin na lang natin ang desisyon ng kataas-taas ng hukuman. Attorney, sa tuwing nagpupunta kayo dito, yun na lang palaging sinasabi niyo sa akin. Maghintay ako. Ganyan talaga. Matagal inaabot ang appeal, Janet. Tatlong taon na ako naghihintay, Attorney. Tatlong taon na akong nabubulok dito. Tatlong taon nang walang ina ang mga anak ko. Sabi niyo sa akin, hindi ako makahatulan ng mabigat. May mas bibigat pa bang hatol sa Silya Elektrika? At hindi pa sila nakontento doon, hindi pa sila nasyahan. Hinatulan nila ako ng tatlong parusang kamatayan. Ilang bang katawan meron ako? Ilang buhay? Ilang beses ba nila ako kailangan patayin para masyahan sila? Attorney, sinabi ko naman sa inyo, wala akong pinatay. Wala akong kasalanan sa kahit sino man. Bakit nila to ginagawa sa akin? Naintindihan ko. Naintindihan ko ang damdamin mo, Janet. Pero intindihin mo rin naman na ginagawa kong lahat. Huwag ka lang mawawalan ng pag-asa, Janet. Namatay na ang kahit na ano pang pag-asa ang natitira sa akin. Kung papatay nila ako, patay na lang nila ako ngayon. Total katawan ko lang naman ang natitirang buhay. Bakit kayo nag-iiyakan? Totoo ba yun, Janet? Ang alin? Nabasa namin sa dyaryo. Sinulat ni Joe Guerra. Gagawin ka daw sample ng death penalty. Ikaw daw ang kauna-unahang babae na isisila elektrika. Huwag kayo nagpapaniwala doon sa Joe Guerra na yun. Palibasa. Kursunada ako nung lalaking yon. Eh, wala naman siyang kapag-apag-asa sa akin eh. Yung mukha niyang yon. Janet, hindi ito ang oras para sa ganyan. Eh, hindi mo ba naiintindihan? Pipitayin ka! May ano naman ang gusto niyong gawin ko? Umatungal ako? Magngangawa ako? Magwala ako? Eh, kahit na namang isang balding luhang lumabas sa mga mata ko, kung talagang gusto nila akong ibitay, di bibitahin pa rin nila ako, di ba? Bitay kung bitay! Matatakot din naman ako, May. Ayaw ko lang kasi ipakita sa inyo na natatakot din ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Bawat nagsasarang pinto, may bumubukas na bintana. Bawat pagkadapa, may pagbangon. Bawat pagkamatay, may pagkabuhay. Dahil sa kumakalat na balitang, siya ang unang babaeng tinatayang mamamatay sa Silya Elektrika. Unti-unting tinanggap ni Janet ang mapait niyang kapalaran. Natutunan na rin niyang pahalagahan ang bawat natitirang sandali sa piling ng mga tulad ni na Baby China at Chato Amorante, ang dalawa sa pinakamalapit niyang kaibigan at itinuturing na pangalawang pamilya sa loob ng kulungan. Places I remember all my life, though some have changed, though forever that poor pillar
Uy, hindi pa tapos ah. Ba't ka tumigil? Baka sandali nga. Tignan mo to. Tumahimik na naman. Kutsato ako, ayoko ng tahimik ah. Pag tahimik, kung ano-ano pumapasok sa isip ko. Sige na. Hindi. Sa tayo na nag-umpisa. Ba't namatay kaya tayo? May makakaalala sa atin. Sabi ko na nga ba yun ko ng ganitong usapan. Bakit naman wala? Tao tayo, marunong tayong magmahal. Di siyempre, meron din namang mga nagmamahal sa atin. Sa akin wala nagmamahal. Di totoo yan. Mahal ka ng Diyos. Kung mahal ako ng Diyos, ba't ako nandito? Ayan, hindi ko masasagot yan. Alam mo, lahat ng bagay dito sa mundo merong dahilan. May dahilan kung bakit tayo nandito ngayon. Siguro para sabihin ko sa'yo na may nagmamahal sa'yo. Ako, mahal kita. Mahal ko kayo mga kaibigan ko. Ako, hindi ako marunong magmahal. Nako, sapato. Kung hindi ka marunong magmahal, edi sana wala akong nararamdaman. Sabagay, tama ka rin. Oo, oh, itong si Baby China, marunong magmahal yan. Siguro nga, tama ka rin. Siguro nga, may nagmamahal din sa akin. Huwag nga kayong malungkot. Dapat nga ako ang unang pinanghihinaan ng loob sa inyo eh. Pinakamabigat yung sentensya ko. Eh, tiyak, mauuna ako sa inyo. O hindi. Mauuna kang lalabas. O yan. Yan. Yan pa. Yan ang mga gusto kong iniisip natin. Tumigil na nga kayo. Sige, sige. Hala, magtahan na. Baliw na to. Ikaw nag-umpisa dito eh. Naku! Makanta tayo kanina eh. Siguro bilog lang ang buwan. Kaya nagkakaganyan na naman kayo. Oh. Dumating ang araw na pinakahihintay ni Janet. Ang pagdinig ng korte sa kanyang appeal. Janet? Mama Berta? Para sa'yo. Matapos suriin ng kataas-taasang hukuman ang mga detalye sa kasong pagpatay kina Rodolfo Joaquin, Dominador Ramos at Rodel Mandak, na pag-alamang walang sapat na katibayan upang hatulan si binibining Janet Clemente. Sa makatuwid, ang hatol na tatlong parusa ng kamatayan ng mababang hukuman ay pinapawalang bisa. Inuutos ng kataas-taasang hukuman na palayain si binibining Janet Clemente mula sa araw na ito. Magpakailanman hindi mababa. Natin ang kwento ni Janet mula sa mga lalaking minahal niya subalit inilagay ang buhay niya sa kapahamakan hanggang sa kanyang pagpasok sa loob ng koreksyonal at ang kanyang pakikipaglaban para tuluyang mapawalang sala. At bagamat sa wakas ay nakamit niya rin ang hustisyang matagal niyang inasam-asam, hindi naging madali para kay Janet ang lisanin ang kulungan, lalo na ang mga kaibigang walang pagod siyang inalalayan sa lahat ng pagkakataon, maging sa harap ng matitinding pagsubok. Oh. Mabuti na lang hindi na ako kailangang humanap ng trabaho. Maraming salamat po, Mama Berta. Hindi ba kayo natutuwa para sa akin?
paano, mawawala na kami ng lead senior. Ay naman. Makakahanap din kayo uli. Pero hindi na kami makakahanap ng kaibigan na tulad mo. Oo nga. Sabi sa'yo, mauna ka eh. Basta susunod kami yan. Hihintayin ko kayo. Ito nga rito. Janet, ano bang pakiramdam yung nahahatulan ng bitay? Yung bang alam mong papalapit ng papalapit ng papalapit na yung iyong kamatayan? Napakasakit Mel isipin. Dahil wala ka namang kasalanan tapos mahatulan ka ng tatlong bitay. Pagkatapos sa injustice pa yung pagkakasentensya sa akin. But was there a point na tinanggap mo na na ikaw ay mamamatay na talaga sa pamagitan ng bitay? O patuloy mong pinaglabanan yun na... Alam kong mapapawalang sala ako. Mm. Oo, malakas ang kutob ko. Aha. Dahil alam kong wala akong kasalanan. Nakalabas ka ng ano, ng bilangguan, Janet, no? Nagkaroon ba ng stigma? Hindi, kasi acquitted ako eh. Oo. Nakalagay doon sa decision ko na ikaw, Janet Clemente, ay malinis pa sa dilang malinis. At kung sino man ang magsabi sa'yo na ikaw ay isang kriminal, ay pwede mong idemanda. Ano yung mga bagay-bagay na pwede mong i-share sa amin na makakapupulutan namin ng aral? Ang masasabi ko lang, iwasang makipagbarkada sa masasamang barkada, sa masasamang bisyo. Janet, maraming salamat ha sa pag-share mo ng iyong buhay na napulutan, I'm sure, ng inspirasyon ng ating mga televiewers. Thank you very, very much. Maraming salamat din sa iyo, Mel, sa magpakailanman at sa GMA7. Hindi naging madali para kay Janet na makamit ang kalayaan. Ilang beses siyang pinanghinaan ng loob at halos sumuko. Ngunit nang ibabaw sa kanya ang katapangan ng isang ina na suungin ang lahat ng panganib, ang lahat ng pagsubok, para lamang sa kapakanan ng kanyang mga anak. Sa kanyang paglaya, handog na pamana ni Janet sa mga anak ang magandang pangalan ng kanyang pamilya. Na nadungisa na minsan, ay walang tigil pa rin niyang ipinaglaban, lalo pat alam niyang nasa panig niya ang katotohanan. Ako po si Mel Tiangco, at ito ang kwento ng bawat isa sa atin. Ngayon, bukas, at magpakailanman.